Today is October 13, Sunday. Okay, in this video, I will be talking about my watch list. Ano yung maaaring mangyari sa kanya this week and why. Number 2, ang goal ko kasi is to earn 3% from my portfolio every week. Tanong, did I make it? Sabihin ko na sa inyo sagot, hindi. May mga stocks kasi na nag-hold ako kaya gumawa ko isang video. You can see that yung cost of hoping, you can see that doon ang laki na masyado nung nawala doon. Kaya definitely hindi ko na-reach yung aking 3% goal for this week. And then lastly, yung mga learnings ko about pag gap up, gappers at the open, pwede tayo kumita doon pag nag gap up or mag gap down. And I'll be sharing with you things that I've learned which will give us a better probability. Yan, kung alam natin kung tataas ba siya o bababa. Well, welcome to my channel where I share my trading journey, business learnings, system and strategy. Actively trading US stocks available in GoTrade platform. Let's go. Okay, now let's start with itong aking watch list. Ayan, makita niyo naman dito sa right corner. Ginagamit ko dito 30 minute time frame. Okay, so dito ang bias ko dito is price will go up dahil malayo pa siya sa resistance area. So plus etong yellow and blue na to, alam natin naman yung 21 exponential moving average and 50 exponential moving average. Okay, so ibig sabihin na may momentum siya pag ganyan, pabuka siya, widening. Pag ganito, panarrow siya, it tells us na yung momentum mahina siya, nag-consolidate dito. So yun, nung nagbumuka na sila, so that's one. Number two, etong volume. The volume is 20,000, parang twice the average, so pwede. Kaya bias ko dito, price will go up or gap up. Anong nakabili ba ako niyan? Hindi. So hindi ko na naaabangan tong part na. So usually guys, what I do, dahil nga sa PDT rule, I use BTSD strategy. Buy today, sell tomorrow. So, yun ang ginagawa ko. So, ito, dapat nakabili ako dito kasi hindi ko nakabili. Kasi ang tagal na ito bago itong volume Minsan ganun ang nangyayari dyan So, tignan natin sa 5-minute chart para makita nyo. Ayan, nakita mo ito. Nasa baba. Hindi pa tayo bibili. Gusto ko natin yung price nasa ibabaw ng yellow. Kata mo, tsaka lang sila volume. Anong oras na? 15.50. That's 3.50. Siyempre, tumitingin tayo ng ibang stocks na medyo maganda na ang nilalagay. Ito, 3.55. Sobrang late na. Sobrang late na. Nung tumaas yung volume niya. Kaya, hindi ako nakabili niyan. Okay, so ganun talaga. Kahit sila Tito Warren nga madami sila namimiss na mga. So, don't feel bad about it. Alright. Okay, next is ARCC. Ganun din. Guys, kaya ang mga binibili ko, ito, pag yung may momentum siya. Una, uptrend. Higher high. Uptrend. Number two, may momentum. Number three, may volume. Number four, merong volatility. Okay. So, ito mga ito, chine ko na yung mga ATR na ito. Goods naman siya. So, above 0.75. So, yun, tignan nyo na lang din. Hindi ko na ipapakita dito. Ibang videos ka makikita nyo doon na tinitignan ko yung ATR. Okay. Ito kasi mga ito, mga natignan ko na yung ATR na ito. Para lang sa video, okay, ito, bias natin dito is price will go down. Kasi una, ang layo niya na dito sa 21 EMA. Number two, nandito. Despite of this stock having a strong volume, think ko, price will go down. So, yun ang bias na. Beke naman. Ito rin. Ito nandito sa resistance niya. Low volume. So, kahit nasa ibabaw siya ng 21 EMA, yung momentum niya, ang narrow. So, to pass tayo dyan. BHC, nakita natin, pababa siya. High, lower high. So, that's a downtrend. Natin gagalawin yan. Ang ganda ng volume, ang laki. But, times 10. Yung volume niya ng, average niya. We'll see. Pwede tumaas, pwede bumaba, pero by the looks of it, may nagsasabi siya, ba't di mo tignan yung daily time frame?
time frame niyan. Okay, sa daily time frame niya, ayan, oh, parang, uy, maganda nga. Pwede siyang umangat. Babaw siya dito sa 21M. Pwede. Pero yung system ko kasi ngayon, nagko-concentrate tayo dito sa 30-minute time frame. May mga videos din ako dyan na ano, gumagamit ako multi-time frame. Daily, 4 hours, 30 minutes. Dito, ginagamit ko lang, minimize ko siya 30 minutes. Tapos pag ano na, magmamonitor na ako 5 minutes. Tapos pag ano naman, at the end of the day, EOD, gamit ko naman the 15 minutes to judge kung worth buying ba yung particular stock na yun. Daily, pass, CJ. So guys, alam niyo naman na 30 minutes itong gamit natin ha. Tingin niyo sa baba, ito dito. Hindi ko na nilagay yung ano, yung malaki dito kasi tapos kung isasama ko naman yung buong screen, liliit naman to. At least makita na ito, close up. So ito rin, nasa resistance, kaya pass tayo dyan. CNP, ito bias natin, pataas, Y, yung price niya, above, kaya lang hindi buong body, no? Volume niya rin, hindi kalakihan. Hindi ko siya binili, pero tingin ko lang tataas to. So, malaman natin niya sa Monday. CNX. Punta na siya sa 21M, ha. Kanya volume, twice the average. This go up, or will this go down? So, I may be wrong. So, malaman. High, lower, high, lower, high. Yun nga eh, nung gumamit ako ng multi-time frame, baka may mali lang ako dun. Olats eh, naguguluhan lang ako. Kaya, ano, eto malayo. FRO. Eto guys, downtrend din siya. Okay, yung iba guys, no, mga trend, ano, paglulubal yung stricto sila dito sa trend line na to. Sa atin lang naman reference lang para makita lang natin na uptrend, downtrend siya. So, to downtrend, oy, nag-breakout dito. But for me, ang hinahanap ko, itong yellow. Sa itong yellow line, kailangan nasa ibabaw ng blue line. Yellow, above blue. Not yet. About to, but not. AGS. Ito, may momentum, di ba? Ito, price can go up. Antay na lang natin yung mag-breakout dito sa ano. Out dito sa... And most likely kasi, pwede mag-breakout ng 52-week high, nagpo-pullback, and then, i-create ng mga bagong highs. Okay, KMI. Guys, type nga sa comment section kung ano ba yung mga stocks na nasa watchlist nyo. Kung meron ba tayong kapareho, may kapareho ba tayong KMI. Ito, ano to? Pass. I... Ito nga pala LI, no? Wala to sa GoTrade. LUMN. Ito yung ano eh. Ito yung lumaga sa akin eh. Kita na. Nawala. Basta may video ako niyan. Panoodin nyo. Yung cost of hope. Yung may baboy na ano. Na sa thumbnail. Eh no. Nag-drop down. Kaya we should be strong enough. Kaya nga sa ano eh. Sa ano. Gladiator. Strength and honor. Kailangan natin ang strength na sumunod sa ating mga rule. Alam ko sa ano Bible meron naman sinasabi, be strong and courageous. Kailangan malakas ka, pero kailangan matapang ka din. Matapang ka, pero hindi ka lang malakas. Kaya, yan ang nangyari. Olats. Ayun yung may olat. LUV. Ito, ano to, waiting lang muna. Tingin natin, tataas, bababa, siya, downtrend, okay, NOG, Northern Oil Gas Incorporated. So, ito, nag-create siya na resistance. Pag ganitong mahabang, ano, no, ang hinahanap kasi natin, maliit na candle lang, ganito. Yung mga low spread, tapos mataas yung volume. Pero ito kasi, ang haba nung spread niya eh. Bibili tayo dyan, pag nag-break siya ng resistance, nag-pullback, yan. OBDC, ito nag-create ng ascending triangle. Kung mga believers sa mga triangle, mga chart pattern na ganito, what do you think? Ako, meron akong ano dyan, position ako ngayon dyan. So, yan. Hindi naman nag-hope, nag-aanta ng breakout. Why? Yung volume niya, taas yung volume niya. O, tapos yung spread nito, ang liit lang. Tapos sinasalo siya netong 50 EMA. Most likely, magbe-breakout. Pero pwede rin siya mauntog dito. Toing. Yan. Pwede siyang tumama dyan. Point. Tapos, bumaba. Pero, pwede rin siyang mag... Eh, kasi, ano, 52-week high niya, oh, 16.91. Mataas pa yung upside niya. Tapos, ano siya, triangle. Ascending triangle. So, let's see kung ano, gagana yung mga ganyang pattern. Ito, malayo sa, ano,
Pero ano to, uptrend to, high, higher high, low, higher low, uptrend siya. So, tingin ka magano muna dito, magpupullback muna yan dito hanggang dito sa 50 EMA or dito. Kaya tingin ko ano muna to, bababa. Ano yun ha? Not in a bad way, but Payo. I'll payo. Okay. Uptrend siya. Guys, gumagamit din nga pala ako nito. Zigzag. Ayan. Para makita natin yung mga, madali makita yung mga tops niya. So, with that, nakita natin nandito siya. And may mga rejection siya. Oh. May mga upper week. Ganyan may mga upper week. Upper week. Pero nagana siya bullish. Pero eventually bumaba din. Haba. Ang isang pa nga pala kayo dito, oh, di okay to sa akin. Dahil in spite of ano ah, 6 times of volume and away from PLTR. To okay to eh. Kaya lang, bumigay ako kagad dito. Ito guys, share ko lang. Ito, nung tumagos din sa 21 EMA, sabi ko, uy, bebenta ko na kasi, ano na eh, lumagpas na ng 21 EMA. Ah nga pala, gumamit din ako dyan ng ano, nung DEMA. Wait. DEMA 25, tsaka DEMA. So, nung nakita ko siya, ang instruction, yun lang pagkakaintindi ko, maybe wrong. Kaya, nung umabot na dito, wala. Eh, nag-gap up. So, yun. Anong lesson natutunan natin dito? Kasi gaya na ito, kung magdodrawing din tayo dito ng previous resistance turn support. Sabi nga, hindi nga daw exacto yan. Dapat daw talaga level. Hindi siya, kumaga-range siya, level siya. Hindi siya yung isang precise price lang, about 39.30. Para hindi tayo na buy or... Tapos ito hindi rin gumana ano natin, yung VSA, yung volume spread analysis. Hindi ko siya binili. Kung sakaling wala ko niyan ha, hindi ko siya bibilin dahil nga, uy, walang volume. So guys, sa ano ah, sa trading talaga, nangyayaring ganyan, hindi to exact science. Ano nga daw to, art and science eh. So, kasi kung ganun mangyayari, eksakto palagi, eh lahat na, di, ang dali-dali na lang eh, yumamanat. Okay, kaya napa-importante yung ating risk management. Kaya merong ganun. Kasi hindi palaging kung ano yung ating hypothesis, eh yun palaging mangyayari. So sana guys, i-take note nyo itong mga lessons na to ah, para ma-improve natin yung trading ano na. Guys, shout out nga pala din sa mga new subscribers ah. Thank you for subscribing. Ako excited ako to provide ano lessons and share my ano my journey. Again, hindi ako expert. Ano lang ako, medyo matagal na, mga more than almost 3 years na ako nagte-trade actively, tapos dito sa US stock, profitable hindi pa, still ano, aspiring, striving, fighting be a winner. Okay? So, kung gusto niyo maging winner din, ano, subscribe. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Okay? Share. Let's learn together. SIVR. Ito, maganda yung momentum niya. Price niya nandito. Meron ako nito. Hindi ako nakabili niyan. Why? Kasi ang lungkot ng volume. Yung volume niya, ano lang eh. Double lap nung. Ang ibig sabihin kasi para sa akin itong volume na to, pag ganyang madami, sabihin, interesado yung mga tao, maraming may gusto niyang stocks na yan. So, liquid siya. Ibig sabihin, maraming nagbabuy and sell niyan. So, kung alam mo, bibenta mo na siya, mabilis mo siya i-bend, mabilis ka rin makabili. Kaya, importante sa akin yung volume. Kasi malay mo, dalawang tao lang pala yung nagtetrade dyan. Kahit isang tao, pwede niya i-manipulate dyan. Pero kung malaki yung volume, medyo malabot. Pero hindi ibig sabihin imposible eh, but medyo low probability. Okay, kaya yung volume for me, ano to, it's a good indicator din. Kung tinang volume niya. Ayun nga eh, yung marami sa YouTube na papanood ko na tinuturo nila na, oh, manonood ka ng news. Abangan mo yung mga, hanapin mo yung mga pinag-uusapan. Eh, for me, dito pa lang sa chart na to, makikita mo na kung sino, ano yung mainit. Pag walang volume, di ibig sabihin hindi siya pinag-uusap. At saka kahit pag-usapan niya, di mag-usap-usap kayo. Pero ito, makita mo yung actual na activity na nangyayari. Kaya, nag-struggle pa din ako doon. Parang gusto pa rin magbasa ng news. Kaso naka-cloud yung judgment ko eh. So, kayo guys, tingin nyo, dapat ba na
nagbabasa tayo ng news ng bawat stocks na to, o okay na tong volume, pakilagay na lang dyan sa comment. Okay, to mukhang okay kasi volume niya since nasa ano siya, higher uptrend sa ano. Well, ang weak kasi ng volume eh. So, tingin ko ano to, baba. Kasi gaya na ito, nandito siya taas ng yellow. Pero, nag-breakout. Okay, kunyari ito. Okay, ano to, syempre yung yellow nasa ito. So, kaya ito ang aking last two stocks, SU, Suncor Energy. Kagaya na ito, maganda mga stocks na mga ano, energy stocks. Talaga lang, ha? Eh, depende yan sa time horizon natin. Kung, tayo bilang, semi day trader. Hindi natin masabi kung ano mangyari bukas or a year from now, 30 minutes from now. Okay, and lastly, tingin ko, volume niya, volume 3 times, no? The average. So, malapit na dito sa kanyang resistance. Kaya, tingin ko, price will... Okay, ito yung ano niya parang support. Okay, lastly, WMB. Okay, ng volume, increasing volume pa. Increasing volume, twice lang siya ng average. Mukhang pwede. Tapos, 52-week high niya is 50.53. Okay, antay natin mag-breakout. So, kung dito magbe-breakout, why? Kasi 50.53. Yan. So, let's see. Guys, I hope may natutunan kayo. Nga pala, yung last kapapalang portion nito is learn yung mga learnings ko no, sa pag-gap up. Ito, the gap up. Una, ang natutunan natin. Gap. Sana ko na yan. Okay, dito. Gap is greater than previous day high. Price will continue to go up. Kailangan, pag nag-gap up, dapat may volume. Okay, ito hindi masyadong volume, pero umangat pa din. Tapos, pag nag-gap up siya, dapat nasa ibabaw siya ng 21M. Babaw siya. Okay, tingin pa tayo ibang gap up. Ito. Ba't bumaba? Okay, nag-gap up to. Ba't siya bumaba? Siya? Nag-gap up naman, higher than previous day high. At may volume siya. Times 3 yung volume niya ng average. Bakit bumaba? Kasi nandito na siya sa resistance. Double check natin. Paano mo naman sabi resistance yan? Gamit tayo nung zigzag. Hindi. Resistance nito. Nung wala pa to. Wala kang resistance, di ba? Anyway, ganito yan. Nakita ng market na ito hanggang dito na lang yung presyo. Kasi yan, tinulak nga nila pababa. Tinulak niya na pababa. Kasi ito tinulog niya, pababa. O, tapos bumaba na siya ng todo. Nagka-sell-offan na, nagkabentahan. Nag-fill the gap na. Pag nag-fill the gap na yan, dire-diretso na yung pababa. Kaya, ganun nangyari dyan. Pang example. Ito. Nag-gap up. Price is higher than previous high. Okay. Gap up siya. Bam. Kasi dito, nung nakita na ng market na, okay na to. Sumunod na candle, more than 50% of the previous candle. O, nangyari, bumaba na siya. Etong candle na to, eto, okay to. Yan, okay yan. Kaya to, pero, nung eto na, ang sumunod na candle, okay. Kaya, importante talaga yung binabantayan ng stocks eh. Okay, hindi pa pwedeng, bili, tas tulog na tayo. Ginagawa ko dati yon, pero ngayon binabantayan ko na siya, pero tulog pa din naman ako pag wala na akong position. Kaya nakaset na yung mga stop loss, tao lang tayo. Okay, ito nag gap up higher than previous high, umangat, pero kumbaga nasagad na dito, tsaka mas malaki na yung ito, wala na yan, invalidated na yan.
Okay. So, yun guys, I hope you learned something, no? Again, in summary, nakita natin dito yung ating watch list at ating mga bias and why. Dahil sa momentum, sa volume, malayo siya sa resistance, malapit siya sa 21 EMA, or sinalo siya ng 50 EMA. Number 2, yes, hindi ako kumita ng 3% this week. And I have to prove my trading. And minsan talaga ganun eh. Kung ano binigay ni market, yun lang. So, okay lang tayo doon. We do not feel bad about it. Parang, what we can do is just do our best to follow our rules, improve our rules, improve our setup, improve our mindset. Always improving. Then, lastly, learnings natin sa gap up. Sa gap up, kung consider natin yung support and resistance, previous day high, yung volume. Okay. Tsaka yung candlestick. Okay. Let me write that down. Okay. So, guys, yung mga subscribers, maraming salamat for subscribing. And, pakiclick na lang yung like button kung may natutunan kayo. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, feel free to subscribe. Tsaka click nyo rin yung notification bell. Okay, para marami tayong magkakwentuhan dito. And matuto tayo ng stocks. Politics, medyo okay din. Importante rin kasi maapektuhan tayo dyan. Pero wala tayong magagawa dun eh. Ito, may magagawa tayo dito. Kikita tayo dito. Alright. So guys, may the prophets be with you. This is Alpi. Thank you for watching Uptrend Channel. Bye.